Welcome sa pinakauna naming vlog. Giniagawa mo! Ilo! Puni! Ano ang tinatawag natin sapatos, guys? Hello guys, welcome sa Tito Sweeto. Bago ang lahat, bless Tito. So nandito tayo ngayon para reviewin tong Adidas. Hindi lang sa basta-basta Adidas. Ito yung bagong release nila para sa cycling. Adidas Velo Samba, size 9. Kung nakuha ko to sa Manila, lalagay ko na sa description kung saan and magkano. Sana natin. Boom! Siyempre, pag bumili yung sapatos, dalawa talaga yan. So, Adidas Velo Samba, guys. Kita mo, leather yan, no? Bagong-bago yan. Giniagawa mo! Stop it! Get some help! Leather yan, tapos gold yung decals. Yung tongue niya sa loob, malaki siya. Kasi nga, pang bike, di ba? So, kailangan nakafit siya sa angles, ay sa ano, paa mo. May cushion siya dyan. Itong mga white na nakikita nyo, reflective yan. Tapos, kasi nga, pang cycling siya, hindi siya flexible. So, mas maganda siya. Mas maganda yung mas stiff. Kasi, yung pulling power niya, hindi siya basta-basta malalaspag. Tsaka, ang bago dito, kaya siya naging pang cycling shoes. Meron na siya attachment sa likod. Boom. Siyempre, isa meron din. Suede yan dito niya. For more Tito swag. Pero hindi nyo man ito basta-basta magamit sa bike nyo. Kailangan nyo din ng special na pedals, di ba? So, tatawag tayo ng ating resident Tito para ma-explain. Dred! Hello! Ako si Tito Sweeto Drenza. And para magamit nyo, ma-maximize nyo yung Velo Samba na binili ni Tito Sweeto Jet, meron tayong Shimano pedals na ang model is PDME 700. So, kung makikita nyo dito, pera muna ako sir, baka ayaw nyo itong pahawak eh, kasi napakakinis pa raw. San ba yung dinilaan? Anyway, so ito, kung makikita nyo dito, yung attachment niya, ito usually yung attachment na pang off-road. So, yung pedal na kailangan nyo dito, specific rin dapat. So, dalawa kasi usually yan. Yung pang road, kadalasan yung parang triangle. Tsaka yung pang off-road na yung ganito, yung medyo tago. So, pakita ko sa inyo ngayon yung itong PDME 700. So, buksan natin. So, pag bumili kayo nito, siyempre, parang sapatos, dalawa na rin. Hirap naman mag-pedal sa bike na isa lang, di ba? So, eto. Ta-da! Manual. Huwag kalimutang basahin ang manual, kung lalo na kung first time yung mag-clipless. Yun pa, isa rin, dagdag kaalaman. Hindi hooklets ang tawag dito. Ang tawag dito, clipless pedals. Ito yung clips, itong tinatawag nating bala. Kumbaga. So, kasali na rin yan. Kadalasan, pag bumibili kayo ng clipless pedals, kasama na yung bala niya o yung clips. Kasi magmamatter kung yung compatibility ng bala nyo dun sa pedal. Hindi pag bumili kayo ng sapatos, nandun yung bala. Kasama ko itong pedal. Pero hindi lahat sa pedal ha. Pero pag Shimano, magkakaalam ko, usually kasi pair na talaga yan. So, tingnan natin. Kakabuksan natin to. So, ito. Pakilapit na lang master videographer. Pag nakabit na to yung sapatos dito sa bala, siyempre pag ganun yung tapak,
double dual-sided to siya. Meron dito sa side na to, pwede kang mag-clip in, pwede rin dito. Meron ding ibang pedal na isang side lang, tapos sa kabila naman is yung flat lang. Ito, dual-sided siya, tapos meron pang platform. So, kasali na rin dito, itong tensioner niya, dyan yung ma-adjust kung gaano kahirap tanggalin yung sapatos nyo pag naka-clip in. So, again, both side. Dito sa kabilang pedal, dual-sided din to. So, maganda naman siya tingnan. Silver yung sa attachments mismo, tapos yung platform, black. Pero, ito din kasi gamit ko ngayon for around almost a year na ata. Pakitan na lang, insert na lang namin kung anong magiging itsura niya pag yung madalas siyang ginagamit. So, yun. Kung ikakabit niya na, madali lang naman matandaan kung saan side kasi meron namang naka-indicate left and right. So, kakailanganin mo lang Allen key na ewan ko, mga ganitong size. Tansyahin nyo na lang or pwede rin dito. Yung sapatos din guys, malaman nyo kung left or right agad. Ito yung sa left, ito yung sa right. Huwag mo igaganon ha. Easy lang yan. Kita nyo lang yan agad. So ito Dren, para saan to? Ito, ito yung kinakabit sa sapatos. Kita nyo yung mga butas dyan. Meron niyang mga para kung saan nyo ibubolt yung attachment na to. So pag ganyan, salpak dyan. Siyempre, a-adjust mo rin yan. Depende sa kung paano yung positioning mo sa paa. Although best talaga is magkaroon ka ng ano, bike fit. Bike fit session. Pero pwede mo naman tansyahin, depende sa budget, malamang. Pero usually sa budget, oo. Pero kung wala kang budget, di tansya-tansya na lang. Dapa-dapa muna pag natumba. Pero ito importante. Once magkaroon kayo ng clipless, mag-practice muna kayo as much as possible. Huwag nyo i-diretso sa kalsada kasi perwisyo kayo sa kalsada kung ma-aksidente kayo. Hindi lang sa sarili nyo, pati na rin sa ibang motorista. So, always ride safe. Practice nyo muna yung clip in and clip out. So, yun. Attachment. Ito ang clips. Ito yung bala. Ito yung clipless pedals. And ito yung clipless shoes. Ito yung clips, ha? Ito yung clits. Hindi rin ito yung clits. Common misconception. So yun na muna sa ngayon. Yung mga next videos namin siguro yung mga sample lang muna. So that's it for today. We're Pepito Suito and Blestito.